Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Nagbabalik ang Panahon TV. Kahit tag-ulan, nakakaranas pa rin tayo ng mainit at maalinsangang lagay ng panahon dahil sa patuloy na pag-iral nitong Ridge of High Pressure Area. Ngayon, alamin natin ang epekto nito sa lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin na natin dito sa Luzon, kung mapapansin nyo, malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ang ibig sabihin nito ay magpapakita si haring araw sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit kagaya nga nung sinabi ni Pag-asa Weather Forecaster Obed Badrina, maging handa dun sa mga panandali ang pag-ulan, lalong-lalo na kapag hapon hanggang gabi. So kung makikita natin dito sa Metro Manila, medyo mainit pa rin ang panahon dahil papalo nga sa 34 degrees Celsius yung agwat ng ating temperatura. At punta naman tayo dito sa bahagi ng Visayas. Para sa mga kababayan natin dito sa Tacloban, dito rin sa Iloilo, Bacolod, hanggang sa Metro Cebu, generally fair weather condition ang panahong iiral. Ngunit paghandaan pa rin doon sa mga papasok sa opisina o kaya naman o eskwela, magdala ka rin pa rin kayo ng payong doon sa mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkalog. At hindi din nagkakalayo yung agwat ng temperatura nila. Ito ay napas sa pagitan ng 26 hanggang sa 33 degrees Celsius. At panghuli naman natin dito sa bahagi ng Mindanao. Para sa Cagayan de Oro, dito rin sa Metro Davao, hanggang sa Zamboanga City, all good weather condition. Maging handa nga lang dun sa mga chances of isolated rain showers or thunderstorms in the latter part of the day. At yung temperatura dito sa Zamboanga City, 24 to 32 degrees Celsius. Ang tanong kung magpapatuloy kaya ang magandang lagay ng panahon o may mga pag-ulan naman na mararanasan na sa mga susunod pang araw, alamin natin yan batay sa datos ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Para sa mga estudyante dito sa UP Baguio, in the next 2 days, mag-ready kayo dahil magiging maulap ang kalangitan na magdadala pa ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Huwag mag-alala dahil sa Sabado ay asahan ang improved weather condition. Ang agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 16 to 24 degrees Celsius. Para sa mga sisipag na street sweepers dito sa Metro Manila, in the next 3 days ay generally fair weather condition. Stay hydrated pa rin po dahil medyo mainit pa rin yung panahon nating mararanasan. Inaasahan kasi ang temperatura sa pagitan ng 25 to 34 degrees Celsius. Sa mga nakaplano namang magbakasyon dito sa Cebu, June 22 hanggang sa June 24 ay generally fair weather condition. Ngunit magbaon pa rin ng payong para sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Papalo ang temperatura sa 33 degrees Celsius. Dito rin sa Davao, asahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon sa susunod na 3 araw. Ang temperatura ay 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. And lastly naman sa mga tour guides dito sa Zamboanga, in the next 3 days po ay asahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ngunit maging handa pa rin kayo dun sa mga tsansa ng pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa hapon o kaya naman ay sa gabi. 33 degrees Celsius ang temperaturang inaasahan, kaya mag-ingat kayo dahil mararanasan dyan ang mainit at maalinsangan lagay ng panahon. Dyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang ilang mga paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Thank you.